Nagising si Steven mula sa panaginip tungkol sa laban niya bilang Moon Knight. Sinubukan niyang kausapin si Mark sa salamin, ngunit hindi siya nagtagumpay. Pagdating niya sa museo, napansin niya ang security guard na si JB na nakatali sa exhibit area. Tanong ni Steven kay JB kung mapapanood niya ang security footage kasama niya, dahil baka kilala niya ang salarin. Sumasang-ayon si JB, at pinapanood nila ang tape. Ipinapakita lamang nito si Steven na nakasimangot sa isang exhibit at bago bumangon upang tumakbo mula sa mga hindi nakikitang humahabol. Nang makita siyang tumatakbo papasok sa mga banyo, si JB tawag sa kanya para sapgusot ang Luz. Sinubukan ni Steven na ilarawan ang demonyong jackal na humahabol sa kanya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni JB. Pagkatapos ay pinapanood ni Steven ang surveillance video ng pag-alis ni Mark sa katawan ni Steven. Sinabi ng manager kay Steven na hindi plano ng museo na magsampa ng mga singil, at nag-aalok na gumawa siya ng appointment sa isang pasilidad ng paggamot. Ibinalik niya ang kanyang name tag at tinanggap ang kanyang pagwawakas. Matapos makipag-usap sa gintong mime, nagpa siya si Steven na siyasatin ang mga misteryo ng kanyang apartment. Bumisita siya sa isang storage facility kung saan agad siyang nakilala ng attendant at inihatid siya sa kanyang locker. Nang pumasok si Steven, napansin niya ang isang maliit na higaan, ilang mabibigat na kahon ng tungkulin, at isang duffel bag na naglalaman ng baril pera, at isang US pasaporte para kay Mark Spector, ipinanganak sa Illinois at may kaparehong pagkakahawig kay Steven. Nahanap din niya ang scarab na ninakaw niya sa unang yugto. Bumukas ito at nagsimulang mag-hover sa kanyang kamay, na nagpuntirya sa isang tiyak na direksyon. Habang nagsasalita si Steven sa sarili para intindihin ang sitwasyon, tinawag siya ni Mark. Humihingi siya ng paumanhin sa pagbibigay kay Steven ng napakaraming impormasyon ng sabay-sabay, ngunit sinabi sa kanya na makakatulong siya kung matutulog si Steven sa higaan upang angkinin niya siya. Tumanggi si Steven ng walang paliwanag. Sinabi sa kanya ni Mark na siya ang avatar ng Khonshu, ang diyos ng buwan ng Egypt. Umalis si Steven sa storage facility at muling hinabol ng jackal. Pagliko niya sa isang kanto, nilapitan niya si Khonshu, na humiling na, ibalik niya ito. Si Steven ay tumakbo palabas ng pasilidad na sumisigaw at bumagsak sa kalsada sa harap ng isang scooter na minamaneho ni Lalo. Ang katawan lang ni Steven ang kilala niya bilang, Mark, at sa tingin niya ay isang alias si Steven at binuksan niya ang telepono para mahanap siya nito. Ipinahayag niya kung gaano siya nag-alala para sa kanyang kaligtasan sa kabila ng pagkakaroon niya ng suit. Ipinaalala niya sa kanya na siya ay kanyang asawa, at na siya ay isang Amerikano. Pinabalik niya ito sa kanyang flat. Sinabi ni Mark kay Steven na hindi dapat nasa apartment si Lalo. Lumingga-lingga siya sa paligid at nakahanap ng isang libro ng mga tula na binibigkas nila ni Steven ng magkasama, pagkatapos ay sinabi niya na ang Makata ay ang kanyang paboritong. Pinahanga niya si Steven sa kanyang kaalaman sa hieroglyphics. Ibinigay niya sa kanya ang mga papeles para sa diborsyo na gustong makuha ni Mark ngunit walang dahilan si Steven para pirmahan ang mga ito. Sinusubukan niyang umapela sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya kung ano ang nasa bag, habang sinisigawan siya ni Mark na huminto at paalisin siya doon. Habang ipinakikita niya sa kanya ang scarab, nagbabala si Mark na papatayin niya ito. Habang nag-aalangan si Steven, patuloy na sinasabi sa kanya ni Mark na ipinapakita niya sa kanya ang scarab, siya ang may pananagutan kapag sinusundan nila siya. Nawalan ng pasensya, malakas na tinulak ni Lalo si Steven sa gilid at nahanap niya ito. Sinabi niya na ang scarab ay tumuturo sa Oshobti ng Amit, isang bagay na pinaglaban nila ng magkatabi. Sinabi ni Steven kay Lalo kung gaano siya katakot at humingi ng tulong sa kanya. Sa sandaling iyon, dalawang pulis ang kumatok sa pinto at pinapasok ang kanilang mga sarili. Nagawa ni Lalo na itago ang sarili habang lumilingon ang dalawa, natuklasan ng isa ang isang paperweight na sinasabing nakuha ni Steven sa paperweight shop. Ipinaalam kay Steven na siya ay may hawak ng isang ninakaw na bagay. Habang tinatanggi niya ito, natagpuan ang kanyang pasaporte at si Steven ay nakaposas at inilagay sa likurang upuan. Habang sila ay nakasakay, ang opisyal sa upuan ng pasahero ay nakahanap ng impormasyon tungkol kay Mark Spector at isang Egyptian na hamukay na tinambangan niya at ng ilang iba pa. Ang resulta ay nagtatanghal ng mga archaeologist na nakazip at nakashot na estilo ng pagpapatupad. Dinala siya sa isang eskinita sa likod at naiwan sa sasakyan mag-isa. Napagtanto niya kung nasaan siya nang mapansin niya ang isang taong may tato tulad ng mga tagasunod ni Ahmed.
Sinubukan ni Mark na ipasakop si Steven sa kanya, ngunit nag-ambala sila ni Arthur. Hinugot ni Arthur si Steven at iminumungkahi na ang mga tinig sa kanyang ulo ang naging sanhi ng hindi balanse ng mga kaliskis sa huling yugto. Nakita ni Steven si Konshu sa likod ni Arthur, at narinig niyang sinabihan siya nitong patayin si Arthur. Ipinaabot niya ang mensaheng ito kay Arthur na umamin na hindi na niya nakikita o naririnig si Konshu. Nag-aalok si Arthur na isama si Steven sa paglalakad, at nagpadala si Konshu ng hangin sa eskinita upang pigilan siya. Sinabi ni Arthur kay Steven na ang hangin lang ang kayang gawin ni Konshu nang wala siya. Sinabi ni Arthur kay Steven kung paano ang kapitbahayan ay may napakataas na antas ng krimen, ngunit dahil ginawa niyang tagasunod ang lahat ng amit, iniwan nilang naka-unlock ang kanilang mga pinto. Ipinakita ni Arthur si Steven sa paligid, labis na ikinagagalit ni Konshu, na tinatangay ang pagkain ni Steven. Inilalarawan ni Arthur si Konshu bilang isang itinapon na Diyos habang si Konshu ay kumpiyansa na ipinagtatanggol ang kanyang mga aksyon at layunin kay Steven, na ipinapahayag ang kanyang sarili bilang tunay na hustisya. Sinabi ni Arthur na siya ang avatar ni Konshu bago si Mark. Pinuna ni Arthur si Konshu dahil sa pagpapatupad lamang ng paghihiganti sa mga nakagawa na sa kanilang masasamang pagnanasa, ngunit paunang inihatol ni Amit ang kanyang paghatol. Ipinaliwanag niya kay Steven na ang Scarab ay tutulong sa kanila na mahanap ang puntod ni Amit. Habang sinusubukang hikayatin si Steven na sumuko kay Mark, tinanong si Arthur kung paano naiiba ang paghatol ni Amit sa isang maling aksyon laban sa isang inosenteng tao. Bilang hypothetical, nagtanong si Steven kung hahatulan ni Amit ang isang bata at papatayin ito para sa kung ano ang maaaring gawin nito sa loob ng 30 taon. Inihalin tulad ni Arthur ang pagpatay sa isang kriminal sa hinaharap sa pagputol ng isang may sakit na paa masama para sa bahagi, mas mabuti para sa kabuuan. Si Steven ay nabigla sa pangangatwiran na ito, at tahasang tumanggi na tulungan pa si Arthur. Sinubukan ni Arthur na banta si Steven, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Layla. Habang papalapit siya kay Arthur na nagpapanggap na bibitawan niya ang Scarab, sinabihan niya si Steven na ipatawag ang suit. Kapag hindi niya naiintindihan, binibigyan siya nito ng Scarab at tumakbo kasama niya. Ginagamit ni Arthur ang kapangyarihan ni Amit para ipatawag ang isa pang Jackal. Habang sinusubukan ni Layla na ipaliwanag kay Steven na siya lamang ang maaaring magpatawag ng suit, sinimulan ni Mark na sabihin sa kanya na kailangan niyang isumite. Nang mag-alinlangan si Steven, pumasok ang Jackal ngunit siya lang ang makikita. Si Steven ay itinapon mula sa isang bintana at pinamamahala ang ipatawag ang suit ng Moon Knight nang hindi binibigyan ng kontrol si Mark. Habang si Steven ay inaatake ng Invisible Jackal, sinubukan ni Layla na iligtas siya. Inalis ni Steven ang kanyang kapote at isinuot ang Jackal sa gitna ng kalye, habang ang mga dumadaan ay nakikita lamang ang Moon Knight na gumagalaw sa paligid mag-isa. Hinahayaan ni Steven si Mark na kontrolin at gawin ang buong Moon Knight. Sinabi sa kanya ni Layla na, alisin ito dito. Sa kalaunan ay na-impales ni MK ang Jackal bago muling nag-transform kay Steven, na napansing wala na ang Scarab. Kinuha ng isang lalaki ang Scarab habang pinapanood ni Layla mula sa kanyang scooter. Sinabi ni Arthur sa lalaki na sa kanya ang Scarab. Matapos itong kusang ibalik ng lalaki sa kanya, pinatay siya ni Arthur. Sa ibang lugar, ipinaliwanag ni Mark ang mga panuntunan sa pagmamay-ari kay Steven. Sinabi niya kay Steven na ang dahilan kung bakit nagbabago ang kanyang kapangyarihan ay dahil gusto ni Konshu na gamitin ang katawan ni Layla bilang kanyang bagong avatar, at iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas at humiling sa kanya ng diborsyo. Galit na galit si Steven sa kung paano si Mark at sinabi sa kanya kung paanong hindi na niya papayagan si Mark na kontrolin siya muli. Galit na galit, binasag ni Mark ang refleksyon kung saan niya kinausap si Steven. Lumitaw si Konshu at pinagalitan si Mark para sa kanyang mga aksyon at para sa pagbabago ng mga tuntunin ng kanilang deal. Pinaalalahanan ni Konshu si Mark na kung hindi na siya ang magiging avatar, maaaring hindi niya gusto ang susunod na kandidato ni Konshu. Tinanong ni Mark si Konshu kung saan sila pupunta. Nagising si Steven na nagutom sa isang hotel sa Giza. Maraming salamat sa panonood. Mangyari na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang recap ng pelikula.